kanila kilala eh. Biruin mo pagkamalang kanilang attorney. Magandang araw sa inyong lahat. Sama kayong panig ng mundo. Usapan natin ngayon si Mike Abe. Itong si Mike Abe, nakita ko yung channel niya. Nakita ko yung channel niya na tungkol sa gobyerno. Nakita nyo naman siguro dyan sa aking mga old content, may title siya na Himas Rehas. So, inintroduce ko siya. Bakit? Kasi maganda ang channel niya. Yun. So, wala pa siyang 3,000 subscriber. Nasabi ko, ang dami mga tao na hindi marami pang subscriber, pero may kwenta yung content. So, nakita ko nga siya, tapos ni-research ko. Nasabi ko na yun sa aking old content noon. So, nagpaalam naman tayo na i-upload ang kanyang content at pumayog naman siya. Yun. So, ngayon, nagtataka ako kasi nga, ang taas ng impression ko sa kanya eh, na puro politics. Hanggang super na-impress ako sa kanya dahil tungkol sa gobyerno. Kung sinong mga politician yung mga binobroadcast niya. Napakaganda. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari, sir? Bakit ganun ang nangyari? Bakit yung iyong vlog ay napunta na sa vlogger? Bakit wala na po bang nanonood ng inyong mga ano, mga content tungkol sa politics? Kasi balita ko, sabi ni Pacquiao, eh makakatulong siya sa mahihirap dahil sa kanyang mga adhikain. Sabi ni Pacquiao, 'di ba? Alam naman natin na trending ngayon si Manny Pacquiao, si idol. Idol ko 'yun, magaling 'yun sa boxing. Tapos makakatulong siya sa bayan. 'Di ba? Ang pagkakaiba nga naman ni Balsantos Matubang ay hindi naman tatakbo sa politiko. Ayun lang yun. So, dapat din yung mga taong nakakatulong na gustong tumulong, dapat ipopromote nyo rin dyan sa channel nyo. Diba? So, baka sabihin nyo naman tinuturuan ko kayo. Hindi ko kayo tinuturuan. Nagtataka lang ako, talagang dalawa yung content nyo. Kasi being vlogger, nakikita po namin yan eh. Kasi tingnan nyo naman yung channel ko, ang channel ko. Hindi man ganun karami ang aking subscriber at viewer, ang channel ko ay praktisado yan sa mga malalaking vlogger dyan. Na lalo na kung sa politics, follower ako. Follower ako ng mga pro-government na channel. Pero hindi ko ginamit ang mga pro-government na channel kahit kilala nila ako na kumuha ng subscriber doon. Yun po si Madam Lipstick. Kaya kung gugustuhin kong dumami ang subscriber ko lang, maraming mga channel, may tatlo o apat na channel, siguro subscriber lang din ang hanap ko. Ito lang yung mga sinusuportahan kong mga pro-government na channel. Kahit papano, kilala naman din nila ako. Pero never ko pong ginamit ang kanilang mga plataforma sa gobyerno. Bilang vlogger, dahil ako vlogger ako, pero pumupunta ako doon, sumusuporta kahit kay Attorney Libayan. Pumupunta ako kay Attorney Libayan, hindi ko sinasamantala yung lagi kong pagpunta doon. Dahil lang sa subscriber, sinusuportahan ko yung channel niya dahil di naman din yung sa sarili ko, na may apply ko sa sarili ko kung ano ang batas natin. Kaya lang dito talaga sa Lebanon, alam na namin yan. Ugali yan ng tao dito, yung pinapatupad na batas sa atin sa Pilipinas. Ugali lang yan. Yung pagsasalita ng hindi maganda sa kapwa, ay hindi na kailangan isabatas yan yung mga cyberbully at lebelous. Dito, ang tawag doon, nakakahiya na pag nag-cyberbully ka at lebelous, ang tawag doon, hindi ka tao. Ang sasabihin sa'yo ay, hayawin. Ganun yun. So, wala ng mga demand-demand na pagkagan. Ayun nga lang talaga na dahil sobrang taas ng respeto ko sa inyo. Kahit ano pang suot nila, nire-respeto natin yan basta tao. Pero tutusin, pwede kayong tumakbo sa politiko, di ba? Para kayong mga pang Malacanang ang inyong attire. Dahil naipaliwanag nyo nga naman dahil kayo ay lumalabas sa TV. Agree ako dyan sa mga taong maganda magdamit. Hindi ako asang ayon sa mga tao na alam na kahit na halimbawa tayo ay naghihirap, kahit sira-sira na yung damit, diba? Pero gulat lang talaga ako na talagang araw-araw talaga eh kailangan kasali dyan si Kuya Bal sa channel nyo. Diba? Nagtataka talaga ako na talagang kailangan nandun siya.
Kasi nagpapasalamat naman ako sa iyo dahil nagkaroon ako ng 5K viewers nung nilagay ko. Kaya nasundan ka nila. Yun ang totoo nun eh. Kaya nasundan ka naman nila dahil napagkamalang ka nga nilang attorney. Wala namang masama doon kung napagkamalang ka nilang attorney. Mukha ka naman talaga ding attorney. Diba? Eh, nakisawsaw na kayo eh. Nakisawsaw na kayo sa ano? Sa mga usapang mga vlogger, mga regular vlogger. Tapos lagi niyong pinaparinggan si ano, si Attorney Libayan. Aba, pagka kayo, kailangan niyong pwede kayong magparinig kay Attorney, ni hindi niyo mabanggit ang pangalan ni Attorney. Bakit? Eh, mas dalawang channel ni Attorney. Ayun, hindi niyo mabanggit yung pangalan. Wala naman sigurong masamang gumamit ng pangalan, lalo na kung hindi naman tayo lumalabag sa batas. O, diba? Ayoko na sanang kumibo, ayoko na mag-reaction sa inyo kasi respeto ko na lang yun sa inyo. Pero hindi naman dahil sa ako'y nagre-reaction ngayon, eh wala na akong respeto. Kahit sino namang tao, dapat nating irespeto. Lalo na kung karespe-respeto. Nakakapagtaka lang talaga dahil araw-araw na lang may Balsantos kayo dyan, may Balsantos kayo dyan. Hmm. Diba? Bakit hindi nyo kaya pagbawalan din naman yung mga sina-shoutout nyo dyan? Sina-shoutout nyo dyan na sobra na rin makapagsalita at makapanglait ng mga abogado na piling ay mataas pa sa abogado, di ba? Yun, issue po, hindi tao. Yun nga, sinunda nila ako sa'yo. Hindi ka nga nila kilala. Biruin mo pagkamalang kanilang attorney. At least ako kahit sinabi ko na kung ano ka, na sinabi kita sa channel ko, hindi ako nagbanggit ng attorney kasi nag-research ako. Ngayon, yung mga nagkamaling attorney sa'yo, hindi ka nila kilala talaga. Tapos sila pa yung inaan mo, parang nakakapagselos naman. Diba? Nagsiselos naman ako. O yun. Pero hindi po. Yung sa totoo lang. Diba? Yung parang lagyan natin ng logic. Kasi kung kilala ka ng mga yan, hindi ka nilang tatawaging attorney. Diba? Kung yan ay nanunod ng SMNI, sa SMNI, kung nanunod yan, at nanunood ng opinion mo. O ngayon, dahil nga eto na, akala nila, attorney ka. Ito po yung totoong usapan doon. Akala nila, attorney ka. Dahil yung mga yan, yung mga cyberbully, yung mga yan, yung mga tumatawag sa yung attorney, yung dumidikit sa'yo, akala nila kasi mga attorney ka. Dahil may mga natakot sila doon sa vlog ko eh. Natakot sila. So, nagdikitan sa'yo. Dahil kung ano nga naman mangyari, alam mga typical mentality ng Pilipino na kung anong mangyari, eh meron silang padrino. Yun yun. Akala nila meron silang padrino na tutulong sa kanila na kung ano nga yung mangyari. Diba? Naisahan ko rin sila. Nakaisa din ako sa kanila. Akala nila nakahanap na sila ng padrino. Di po ba? E yan ba yung mga makukulong yung mga yan eh? Matutulungan nyo ba? Siyempre, ayaw nyo yan. Ayaw nyo naman sumakit ang ulo nyo sa ganyan, di ba? Ang alam ko kasi sa mga anchor na ganyan, eh pangapatas. Hindi yan bias magbalita. Mga opinion na tama. Pagka isa lang ang opinion, hindi ko nakikitang patas ang opinion doon. Minsan, ako pinapanood ko yung vlog ko minsan. Kasi lalo na hindi naman din ako abogado, hindi ako doktor, lalong hindi ako broadcaster. Vlogger lang ako. Pag nagre-reaction ako, tinitignan ko kung patas ba yung reaction ko. Meron lang talaga akong nire-reactionan, lalo na kung kagalit ko naman yung tao, wala nga namang kampihan ko siya, magpaka-plastic pa ako dito sa channel ko. Di po ba? So yun, medyo nagiging ano tayo doon, nagiging hindi ako patas doon. Pero hanggat maaari, tinatry kong maging patas. At katulad nga ng mga sinasabi, tayo po ay hindi nag-aaway dito. Hindi po ako naghahanap ng away, no? Takot po ako, takot na takot nga ako eh. Wala akong kilalang mga ganito, ganyan. Ako, reaction ko yun sa inyo. Na ang masasabi ko dati, yung sa gobyerno lang yung sinasabi nyo. Na yun nga pinapalabas nyo sa SMNI ay patas. Ayaw nyo nga ng mga bias na pamamalita. Yun yung nakikita ko doon. Tapos ngayon, nagugulat na lang ako na dapat sana lahat ng vlogger dyan, hindi lang si Balsantos, sana din si ano din, si Tikram din, sana din pinopromote nyo rin dyan. Tapos mas maganda kung ipopromote nyo na rin sa SMNI. Ay, wag nyo po akong tuturuan, alam ko po ang ginagawa ko. Hindi ko po kayo tinuturuan, yun naman po i-opinion ko lang din.
wala naman po sigurong masama mag-opinion. Para po mas lalong impressive kung ipopromote nyo si Kuya Val dyan sa ano, sa inyong, to sa SMNI. O, dadami din subscriber nun, dadami yung viewers nun, dadami. Wow, ang galing talaga ni ano, ni Sir Mike Abe, ni Attorney Mike Abe, o diba? Pasensya, sa nga pala guys, maraming pasensya na po kayo dahil hindi naman ako may kagagawan niyang ano, attorney. Si Kuya Val Santos ang tumawag sa inyo ng attorney dahil pinuntahan niya yung comment section nyo. Diba, nag-comment siya doon. Kaya siya nakapunta doon dahil sa akin niya kakashare. Ako po may kagagawan niyan kung bakit nagkaganon. Pero ang logic doon, kung bakit kanila tinawag ng attorney dahil hindi kanila kilala. Tapos po, tuwan-tuwa po kayo sa kanila. Ayun. Sumisip-sip lang yun sa inyo. Kasi yung mga yung tumatawag sa inyong attorney, sila yung mga cyberbully. Cyberbully sila. Ngayon, akala nila, pagka nagkademandahan, nandyan si attorney Mike Abe. Nga, syempre, impressive na makita sa channel nyo. Ang daming mga politics na nandyan. O, diba? Magiging padrino nila. O, di sana din yung mga yan, pumapasok na rin sa pagbablog ng mga politics. Pinagtatanggol na nila ngayon yung kanilang mga iboboto ngayon. Dapat binablog na rin naman nila yan. Diba? Eh, bakit di naman sila nagbablog ng gano'n? Yun lang, yung mga tumatawag sa yung attorney dyan, yung mga defender dyan, diba? Dapat meron silang ano, reaction sa gobyerno dahil ang masa, ang may karapatan sa ang boses ng mamamayan. Kaya nga yung iba nagiging vlogger dahil yung boses ng mamamayan para marinig ang bansa natin. Puro na lang ipagtanggol si Kuya Val Santos. Yan. O kaya si Attorney Mike Abe. O, di ba? Dapat hindi ganun. O. Dahil nakikita nila na eto. O, di dapat totoo yung sabi ng isang vlogger. Dapat mag-reaction din sila tungkol sa gobyerno. Ayun, merong isa naman doon dating maano, kasi boses ng mamamayang Pilipino, pakikinggan ng gobyerno. Sabi nga ni Attorney Libayan, presidente, tapos mamamayan, tapos pulis. Sila ay security ng mamamayan kasi public servant sila. So, kaming mga mamamayan, mga masa, mga normal, mas mataas kami sa mga public servant. Ayun yung totoo. Yun yung nasa batas. Yan. Kumbaga, yung mga pulis ay amin lang mga bantay. Secure. Totoo naman yun. Ay, naalala ko pa yan. Yan yung nung nag-aaral ako. So, yun lang ha guys. Maraming salamat sa inyo. At have a good day. Ito ay aking opinion.